Hello, good afternoon. Nandito tayo, magdadrive tayo ngayon muli. Lalabas tayo dito sa parking, na parallel. May nakadikit sa ulihan, may nakadikit sa harapan. Sakay tayo sa ating kotse, ikot muna at tingnan ang mga gulong, kung okay ang mga hangin ng gulong. Check up ang radiator, tubig ng radiator. Check up ang langis, ang langis ng makina. At isara natin ang pinto, mag-set belt tayo. Ayusin ang upuan kung komportable tayo sa ating pag-drive. Sa ilak ang mga bintana, pintuan, isara. Komportable ang ating paa sa pag-apak ng preno, ng pedal, ng clutch. Sa manual ang da-drive natin ngayon mga ka-driver. Bago natin i-start ang makina, patayin natin ang mga aircon, radio, para ang battery ay malakas ang buhos sa starter. Check up ang mga side mirror, rear mirror kung tama sa ulihan at nakikita natin ang maayos. Start na po natin ang makina, apak ang clutch. Siguraduhin naka-neutral ang ating cambio at naka-handbrake para hindi umabante bigla kung sakaling nakakambyo. Apak ang clutch, siyempre ito po ay Toyota. Ayun po ang ano. Start po. Naka-neutral na. Siyempre painitin natin ng konti ang makina para medyo maayos ang makina. Pwede na po nating i-on ang radio, ang aircon. Hindi ko po pwedeng buhayin lagi ang radio at bawal po yun sa video. Kaya papatayin ko po ang radio. Magda-drive po tayo, lalabas po tayo. Medyo long distance ang ating pagda-drive ngayon. Kaya isi-share ko po sa inyo ang pagda-drive ko ngayon. Atras muna po tayo, i-release ang handbrake. Apply ang reverse, i-atras po natin. Apak ang clutch, reverse. Alalay bitaw ang clutch, alalay ang silinyador. Tingin sa rear mirror kung hindi mababangga ang hulihan. Ayan. Dito po idikit-dikit talaga ang release ang reverse. Pasok ang Permera flusher. Kakaliwa po kasi tayo, lalabas tayo dito. Kaya dapat magpa-flusher po tayo. Hindi pa po kaya, atras pa tayo, nasa atras. Neutral, apak ang clutch, reverse. Yan. Yan, kaya na po yan. Kaya na po yan. Tingin sa side mirror kasi may paparating. Babalik po kasi tayo. Naka-neutral na po tayo at nakatingin sa side mirror kung may sasakyan pa. Marami pong dumarating na sasakyan. Kaya hindi tayo makabante. Nag-aantay na po tayo makabante. Kaya... Yan. Libre na po, pasok ang Permera, cambio, apak ang silinyador, segunda. Yan. Segunda po, segunda. Alalay na po kasi naka-stop, may traffic light po dito. Magle-left side po tayo, kaya flusher po tayo. Sa gawing kaliwa na tayo pupuesto. Huwag po tayong pupuesto sa gawing kanan kung tayo ay kakaliwa para hindi tayo makaistorbo. At minsan huhulihin ng pulis yung ganung pakaliwa ka pala ay nandun ka sa right side kasi nakakaistorbo. Bawal po yun kahit sa Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa France kaya may pagka-stricto po dito pati mga guhit ay sinusunod. O, go na po, placer, cambio, Permera, silinyador, segunda. Yan. Dahan-dahan lamang po. Huwag po tayo masyadong tumutok dyan kasi may malaking sasakyan dyan. Baka pagbira nyan ay mapalo tayo ng puwit. Pag may malalaki pong sasakyan na paliko, huwag po natin tututukan yan. Kasi yan po ay pumapalo ang hulihan. Pag biglang binira ng driver, matatamaan po tayo. Kaya lagi po tayong distansya sa mga sasakyan na yung malalaki. Kahit na po sa maliliit, huwag po tayong tumutok kasi ang natutok ay nasa salpok. Neutral na po natin kasi naka-stop po yung traffic light. Dahan-dahan po ang takbo. Yan.
ganyan po ang pagmamaneho ng banayad. Huwag po tayo masyadong tumutok dyan para kung sakaling sinusundan natin ay mag-stop o masiraan o makatulog, pwede tayong umiwas sa kaliwa, man o kanan. Magagawin po tayo sa tunnel, kaya magpa-flasher na po tayo kasi anytime po na pwede, kakaliwa po tayo dyan. Para, ayan, kakaliwa na po tayo. Ang flasher po, ibalik na sa normal. Banayad na po ang takbo natin, naka-tersera. Tersera lang po, tersera. Pwedeng kwarta. Ang kwarta, banayad po. Tunnel po ito. Papasok tayo ng tunnel na maliit ang daan. Dapat po 50 lang ang takbo natin. At dire-diretso lang kasi may island po ito dito sa kaliwa at kanan. Pag nasagi po tayo, siraan sasakyan, simple lang. Kaya dapat po dahan-dahan lang at concentrate tayo sa pagmamaneho. Ganyan po ang nagmamaneho ng manual. Dapat po ay kalmante tayo, hindi nagmamadali at malamig ang ulo. Alam po natin ang gagawin. Yan po, go po yan. Nakakwarta po tayo. Pwede po tayong magkinta kung gusto natin. Medyo pa-flasher po tayo sa kanan kasi may dead end po itong kaliwang ito. Ha-atake na po natin ang kanan kasi yung mga pass lane po dito sa left side. Hindi naman po tayo masyadong nagmamadali. Kasi nagbibidyo-bidyo. Kinta na po ako. Pip girl. Yan na po. Normal po. Papasok po tayo ng tunnel. Buhay natin ang ating paglight. Para makita natin. Makita tayo. Makita natin. Makita tayo ng ating susundan at ating kasunod. Dapat po pagpapasok po tayo sa gantong tunnel. Matidilim. Buhayin po natin ang ating ilaw. Hindi man po yung ilaw na bright. Ayun lang pong paglight. Kahit hindi po headlight. Panayad lang po. Nasa taas po nito ay runway ng aeroplano. Dito po sa Orly Airport. Sa taas po nito ay runway. Mga lumilipad na aeroplano. Pagpa magti-take off na po ay dito po. Pagkalilipad na, alis na ang aeroplano sa taas po nito. Nakakinta po tayo ngayon. Naka-pip girl po tayo ngayon. Panayad lang po ang takbo, alalay lang ang selenyador. 70 lang po ang speed limit po dito. Speed kilometer per hour. Yan po ang banayad na pagmamaneho. Medyo malayo-layo. Yan po. Dito lang po lagi tayo sa right side. Kasi kakanan din po tayo dyan sa unahan. Yan po mga nagmamadali dito sa left side. Huwag po natin kakainin yung gitnang, lagi po tayo nasa gitna ng lane. Huwag po natin aapakan yung lane na yan. Flasher na po tayo, siyempre, kakanan tayo. Yan po, lagi pong pasulyap-sulyap sa lang sa mga side mirror, center mirror. Kung ano na po bang sitwasyon ng ating gilid at huli. Gawing kanan po tayo, kaya flasher na po tayo. Huwag po nating sagasaan yung mga straight line pong yan. Ang ibig sabihin po niyan ay bawal tawiran yung mga straight line. Yan po mga putol-putol na lane. Yan po ay pwedeng mag-overtake. Yan po yan. Alam naman po nating mga driver yan. Yung mga baguhan lang pong driver ng aking kinukwentuhan. Flasher na po tayo sa kanan kasi yung pong mabibili sa isa kaliwa para mag-giveaway po natin yung mga nagmamadali at hindi tayo mapagalitan. Yan po. Dito po pwede po 110 po dito ang bilis ng takbo. Speed limit po 110. Pwede mo po mas mababa ng 110. Ibig sabihin po yung mga speed limit na yan, limit po, huwag na po nating lampasan para hindi tayo mag-violate ng traffic rules. Yan po nakasulat, 110 kph kilometer speed per hour. Yan. Ganyan lang po, banayad na takbo, maayos na pagtakbo, daloy ng trapiko.
isa po maayos ang daloy ng trapiko dahil ang mga driver ay disiplinado. Kailangan po lagi ang disiplina ay laging kailangan sa kaunlad ng bayan. Sabi nga po ni Ferdinand Marcos dati noon. Sabi naman ni Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Ay paano kung ang kabataan ay mga adik na? Kaya ang droga ay dapat iwasan. Sumunod tayo sa batas para hindi tayo maparusahan. Po, panayad lang po ang takbo natin. Hindi po tayo masyadong nagmamadali. O kaya po yung mga nagmamadali, umovertake po sa kaliwa natin. Maluwag po silang nakaka-overtake. Hindi na po tayo papagalitan, hindi tayo bubusinahan. Panayad lamang po ang takbo. Yan po ang pagmamaniho sa ganitong mga highway. Nandito na rin po kasi, nandito na po kasi ako sa highway. Nandito po ito sa highway dito sa France. Ako po ay relax na ang kaliwang paa. Hindi po ako nakaapak sa clutch. Huwag po nating papatong yung ating paa sa clutch kung hindi naman kinakailangan apakan. Ganito po, naka fifth gear na tayo, naka kinta na po tayo. Excuse me. Paapak-apak na lang po tayo sa selenyador. Alalay na lamang po. Yan. Alalay na lamang po ang selenyador. Hindi na po natin inaapakan ang preno at clutch. Para na pong automatic ang ating dinadrive pag ganitong mga walang traffic at walang sagabal sa daan. Para na pong automatic yan. Apak-apak na lang silinyador. Nakarelax na po ang ating kaliwang paa. Pero nakahanda po tayo anytime na kailangan. Kailangan makaapak po tayo sa ating preno. Sa ating clutch. Kasi pag hindi po natin naagapan ang clutch, mamamatay ang makina. Alam naman po natin yung kahit na tayo mga baguhang pandriver. Control po ay nasa clutch at selenyador, gasoline pedal, clutch pedal, brake pedal. Tatlo po ang pedal ng manual. Alam na po natin yun. Dire-diretso lang po tayo, 90 kilometers per hour po dito ang takbo. Kung silang mga nagmamadali sa left side, tayo po ay diretso lang ang lane natin. Lane. Yan po. Napakabanayad pong magmaniho. Kung tutuusin po ay napakadali lang magmaniho, pero nakasalalay po ang buhay natin. Anytime ay pwedeng malagay sa alanganin kung tayo ay hindi responsableng driver. Basta nasa linya po tayo, hindi tayo masusungal. Parang mais lang po yan eh. Pag nasa tudling ay hindi masusungal, o yung motor, o walang pakundangan, ganun lang po kasi yung motor mabibilis. Kalimihan sa motor ay mga balasubas din. Yan po, dire-diretso lang po yung lane natin. 70 lang po dito kasi masikip, 70 kilometers per hour. On trabo po ito, ginagawa yung kanan, siguro gagawin tramway, daan ng train, tramway. Yan po ang banayan na pagmamaniho dito. Panayad lamang pong magmaniho, parang ang dali lang tingnan. Dali din po natin gawin kung kaya natin at alam natin natin ginagawa. Kailangan po huwag tayo magpapanik kasi pag nasagi tayo sa gilid na yan, sira po ang ating sasakyan. Matutuwing tayo, malaking problema. Babayad sa tuwing, sira po ang sasakyan. Papasok na po ulit tayo sa maraming sasakyan. Yan. Dito po tayo, papasok na. Gawing kaliwa po tayo, paplaser tayo sa kaliwa. Para dyan po tayo sa gitna, kasi three line po ito. Dito po tayo sa middle. Nagiging middle tuloy ako, middle of the road. Yan, yung left side ko po na may guhit ay kanamihan po daan ng mga motor dito yan. May mga daan po kasi ang motor dito eh, kailangan gigibuin natin.
eh, dapat huwag nating kakaangan itong kabilang guhit sa kaliwa natin. Kung ang pagmamaneho, banayad na banayad, parang ang dali lang. Kung mga truck kasi dito sa kanan ko, mga truck, mga taxi, mga bus, mga four passenger sa kanan ko, sa kaliwa ko pass lane dito sa gitna, yung katulad nating hindi naman nagmamadali na mga maliliit na sasakyan. Maliliit lang po yung sasakyan ko, kasi nga sa pulsa. Panayad lang po ang takbo, 90 lang po ang takbo natin. Yung motor po, kita nyo yung motor. Diyan po sila sa left side natin kasi kalimitan po dito sila nag-overtake sa guhit na ito. Banayad na banayad po, nakalarga po ako, hindi ko po inaapakan na silinyador ngayon kasi pababa po ito. Kasi sa unahan po dapat 70 kilometers per hour na. May camera po doon na magpa-plus ng automatic pagka nag-over speed. Hindi naman po all the time. Yan o, nakasulat 70. May camera, na-sign ng camera. Kaya 70 lang po ang takbo natin. Sumunod po tayo lagi sa batas ng trapiko. Kung tayo ay responsableng driver, ayaw ng problema at ayaw ng aksidente. Marami pong aksidente na pwedeng iwasan. Maraming aksidente pwedeng iwasan ng mga responsableng driver. Yan pong speed limit na yan ay ginawa para sa atin din, para sa ating safety. Kasi kung hindi po tayo mag-over speed, kaya ng preno, yung mga kurbada, alam naman po nila yung mga speed limit. Nakakinta pa rin po tayo ngayon. Papasok na naman po tayo sa tunnel, kaya buhayin po natin ang ilaw. 50 kilometers per hour po dyan sa ilalim ng tunnel. Dapat buhay po ang ilaw kasi madilim. Yan, maiksi lang naman po itong tunnel na ito. Yan, dito po tayo sa ilalim ng tunnel, buhay ang ilaw, kurbada. Pasulyap-sulyap po tayo sa ating side mirror, center mirror. Magle-left side na po tayo kasi papasok tayo sa kaliwa. Flasher po tayo. Gawin po agad natin yung kaliwa pag alam nating libre. Para hindi po tayo nagigipit, dapat po laging may preparation. Malayo pa po, kung tayo pa kaliwa, sa kaliwa na tayo. Kung tayo pa kanan, sa gawing kanan na tayo. Para hindi tayo naghahabol. Yan po ang pagmamaneho. Pasok po tayo ng perik-perik. Ano naman perik-perik sa atin yata? Ano ba yung highway? O... Tawan ko ba? Ayan, may motor pong walang pakundang overtake. Pag-alanganin ay masasagi. Ayan. Agawin na po natin ang gitna. Kasi sa gitna po ay komportableng magmaneho. Pwede po tayong kumana, pwedeng kumaliwa, kaya maganda po sa kanan. Sa gitna. Kapag hindi po nagmamadali sa gitna, yung mga overtake po laging sa left side. Yan po, ganda po ng kotse ate sinusundan. Sana magkaroon din tayo noon. Para maganda ang aking pagsishare. Yan, ilalim na naman po ng tulay. Tulay lang yon. may pulis sa ilalim ng tulay. Yan po sa taas niya, marami pong camera dito na nakatanim. Namomonitor po tayo lahat niyan kung anong ginagawa natin sa karsada. May nagmomonitor po yan, kaya kung tayo po laging lumalabag, baka sa unahan doon, may pumara na sa ating pulis. O hindi man, may dumating na bill sa atin na babayaran. Yan. Ilalim po ng tulay ito, pwede po dito hanggang 70 kilometers. Per hour, speed limit po 70 dito. Kalimitan po dito sa mga ganitong karsada ay 70 lang. Bihira po rito ang 90 at 100. Sa mga highway po, pinaka maximum pong speed limit dito sa France ay 130. Yung po, pinaka maximum dito. Yung iba naman po ay naabot yata ng 200, pero hindi lang po sila nakakamerahan. Ay madaldal para may makausap kayo. Naka-kwarta po tayo ngayon. Fourth gear.
kwarta po tayo para medyo malakas-lakas naman ang makina. Tingnan po nyo yung mga motor. Yan po yung daan ng motor, yan sa kaliwa po. Kaya yan po, ginigibway po natin. Nagagalit po sila pag hindi sila ginigibway dyan sa gitna niyan. Sila po dyan sa left side ko. Yan, buhay po ang ilaw. Nasa ilalim tayo ng tunnel. Careful po tayo, aware sa mga gilid. Huwag po tayong basta kakaliwa. Kailangan titingnan po natin ng maayos. Kawawa naman po yung mga aksidente natin dahil sa hindi natin pag-iingat. Bago po tayo kumaliwa, bago tayo kumakanan, tingnan po natin sigurado po yung pabigla-bigla. Kasi kawawa naman po yung mga na-aksidente. Yan. Banayad lang po ang takbo. Nakakwarta po ako. Fourth gear. Yeah, preno po, alalay, kasi namumula na yung ulihan. Pag namimreno na po yung unahan, namumula na, tayo po yung mamreno na rin ang dahan-dahan. Pero wag po tayong umasa dyan sa ilaw nila sa ulihan. Meron pong sasakyan, napundi pala ang ilaw. Nagpipreno na, hindi pa umiilaw kasi pundi. Kumbilya lamang po yan at may posibilidad na mapundi. Kahit naman po ang sasakyan natin, minsan hindi natin alam, pundi na pala ang ating brake light. Eh, hindi po all the time yan ay umiilaw. Minsan po nag-i-engine brake, pumabagal ang takbo. Laging aware po tayo, lagi po tayo nakapokus sa ating pagmamaneho. Huwag po tayo makapag-usap, huwag tayo magtelepono pag tayo ay nagmamaneho. Huwag po yung nakikipag-usap lamang sa inyo para mag-share. Pero pag ako po yung nagmamaneho, hindi nagbibideo, tahimik po ako at nakapokus sa manubela. Ating pong kamay, laging dalawang kamay nakahawak sa manubela. Huwag po natin ugaling isang kamay lang kung hindi naman tayo nagkakambyo. Lagi pong dalawang kamay nasa manubela para anytime po, pwede natin gamitin yung dalawang kamay natin sa ating manubela. Yan po. Huwag po nating harangan. Ayan, may nagwawangwang po. Hindi, sa kabila naman yung nagwawangwang na yung bumbero. May narinig po tayong sirena, wangwang. Maging aware po tayo, tumingin po tayo sa side mirror, sa paligid, kung saan po ba yun. Kasi baka po tayo nakakaistorbo, sila po ang mga nagmamadali at mga may right of way. Sila po ang king of the road. Sila po ang authorized na gumamit ng karsada kasi po sila ay mga emergency, may mga sirena. Minsan po ay may mga sirena na yun pala ay may wangwang lang ang ulo. Pero dito naman po sa France, walang ganun, bawal. Pag may narinig po tayo yung sirena dito, ay talagang tayo itatabi. Pero sa Pilipinas po, maraming mga police dyan na iba. Hindi naman talaga totoong police. Yung pala, police character lang, meron ng sirena. Yung pala, may wangwang pati ulo niya. Pero pagbigyan po natin yung kahit na mga police character, kasi baka lang po tayo mapaaway lang. Pati nga po yung ibang holdupper, may mga sirena pa dyan sa Pilipinas mga madali. Pag hindi natin pinagbigyan yung mga holdupper at nagwawangwang na, baka tayo barilin. Lalo po natin pagbigyan yung mga yun. Yan po, pagmamaneho. Dito lang po tayo lagi sa gitna para manayad po ang ating takbo. Hindi po tayo masyadong nagmamadali. 70 lang po. Sumunod po tayo sa speed limit. Yan po. Dito po, yan. Lalaki na po ang building dito. Kasi Paris na po ito. Dito po sa Paris. Paris ay walang kapare. Laki po yung nasa gilid ko sa sasakyan. Kargahan ng mga sasakyan. Yan po. Pagmamaniho ng banayad at normal. Napakaayos. Basta maayos po ang kondisyon ng ating katawan. Huwag po tayong magmaniho nang tayo nakakainom, nang inaantok. Matulog po tayo ng maayos bago tayo magmaniho. Mahirap po yung inaantok tayo pag tayo naka-aksidente. Kawawa naman. Kawawa naman yung aksidente natin. Kung tayo inaantok, kung tayo nakakainom. Kasi pag nakakainom po tayo, malakas po ang loob natin. Yung pong mga hindi nagagawa ng nakakainom, yun po nagagawa ng nakakainom, may hindi nagagawa ng hindi nakakainom yung iba kasi sobrang lakas ng loob, konti ang pasensya. Huwag po tayong mainit ang ulo sa manubela. Lagi pong mapapahala ako ng away.
ilalim po tayo ng tunnel, banayad lang ang takbo. Dito po sa France, bawal mag-away. Dito po eh, kahit na masuntok ka, huwag kang lalaban. Bawal dito. Bawal dito ang manuntok. Kahit sabihin mong may mali yung sinuntok mo, may kaso ka rin. Sa ilalim po tayo ng tunnel. Kaya dapat po buhay ang ating ilaw. Aware po tayo lagi. Manayad lamang po tayo. Salamat po sa Diyos at manayad ang takbo ng daloy ng trapiko. Ngayon po ay Webes ngayon dito. Ang oras po ay alas 12:22 ng hapon. Dito po sa France, sa Paris, France. Ngayon po, gawing banayad lamang po ang pagmamaniho. Ilalim na naman po ng tulay. Marami pong ilalim ng tulay dito sa Paris, France. Lagi po tayong magdasal, manalangin, na laging mababa ang ating loob, kalmado, at maging present ang ating isip, mata, kamay, paa, at makapagmaniho tayo ng normal. Wala pong imposible sa Diyos. Huwag po natin kalilimutan ng Diyos na laging nagpapala sa atin. Sa ilalim na naman po tayo ng tulay. Yan po. Lapit na po tayong makarating sa ating pupuntahan. Ilalim ng tulay, may nagpa-plaser. Okay lang po siyang lumampas dyan. Nagpa-plaser siya. Gagawin na niya yung kanan. Huwag po yung madaldala para may marinig kayo at may makausap. Hindi naman po nakaka-store po sa akin yung video kasi nakalagay po sa tripod yung aking video na cellphone. Kaya okay lang po yan. Para lang po akong reporter. Reporter ng mga ka-vlogger. 70 po ang speed limit dito. Ako po yung 71. Lumampas ng konti. Pwede naman po 71. Gawing kanan na po ako kasi kakanan na po ako sa Lamuit. Ibibigay po. Tingin po tayo sa side mirror. Huwag tayong basta kakanan. Kasi delikado. Labas na po tayo dito sa Coq de Lamuit. 50 po. Nakasulat 50. Tersera na tayo kasi medyo paakyat. Kanan po tayo, kaya gawing kanan tayo at magpa-plaser na tayo. Neutral na po natin, nalalay ang preno. Yan po ang pagmamaniho. Parang ang dali lang pong tingnan. Madali lang po talaga, basta alam natin. At ito po yung bulon, ito na yung bulon, ito yung tindahan ng mga luhalo dati. Pero ngayon, pandemic, may virus. Wala pong halo-halo ngayon. Dati po ang daming titinda dito ang mga quick-quick barbecue, mga pagkaing Pilipino. Para po itong bangketa noon, last year. Pero ngayon, nadali ng coronavirus. Was out, wala talaga. Ayan, binabakuran po nila yan. Kasi ngayon po ay umpisa na ang summer dito. July to ngayon. Basta po, neutral tayo. Kung gusto po natin mag-handbrake, pero alalay po, kung hindi po tayo nag-handbrake, alalay po ang preno. Huwag tayong atras, huwag tayong abante. Permera! Abante! Gawing kanan po tayo, kasi kakanan po tayo doon sa may unahan. Ay, diretso lang po, ala po tayo. Diretso lang. Ayan. Diretso lamang po tayo, nakago. Ayan, kakanan po tayo dyan sa may kasi ito po ay parang rotonda. Ayan, kakanan na po tayo dito. Plaser po tayo. Tingin sa side mirror sa kanan. Wala po. Go, go, go. Nakago ang ilaw. Malapit na po tayo. Ayan. Ayan po ang pagmamaniho. Nakasigunda po ako ngayon. May naka-stop. Mag-atras yun. Sandali lamang po tayo. Alalay kasi baka buglang matras. Neutral po. Neutral. Alalay ang preno. Neutral. Yan.
Huwag po tayo masyadong tutok dyan para pwede pa tayo makaiwas kung kinakailangan. Yan. Huwag po natin laging tumutok ng bumper to bumper, kasi paano po kung yung ating sinusundan ay mag-stop na, masiraan, makatulog, pwede po tayong umiwas. Dire-diretso lang po tayo. Malapit na po tayo. Nagagaw po ako ng ilaw, pero kaya kagigreen lang, kaka-orange lang po noon. Upoy takot na takot niya sa ilaw na yan, signal light, stop light na yan, kasi minsan na-plus na ako na yan. Nagmulta na ako. Preno, neutral. Kasi stop po yung sinusundan. Iwasan po natin yung nakabalagbag na yan. Stop po ang ilaw. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong mag-beating on the red light. Kasi masama po yan. Minsan po ay nagkakaroon ng aksidente. Nagbibit tayo sa red light. Bawal pong makabangga ng tao kahit ano. Bawal pong makamirahan. Nakaapak po ako sa preno. Pwede po tayo mag handbrake kasi medyo pa pa silenyador permera clutch segunda. Ganyan lang po. Ipuntingin tayo clutch tercera fourth gear. Alalay kasi signal light. Yan. Ugo naman tayo, atensyon tayo kasi may mga tao, baka biglang may tumawid. Magpreno po tayo, neutral na natin. Ayan, hindi pa po neutral, ngayon neutral. Ayan po. Ayan, hindi po ako naapak ngayon sa aking preno, nakalarga, hindi ako naka-handbrake. Pero aware po ako, baka matras o mabante. Kasi pantay naman po. Kung pantay naman, o naka-neutral po ako, pero nakatingin-tingin po ako sa mga side mirror, rear mirror. Go! Permera! Ayan. Segunda. Ayan. O, tama, may tatawid. Pedestrian lane, lagi po tayong careful. Aware po tayo sa pedestrian lane. Kasi tawiran po yan ng tao. May mga guhit po yan. Hindi dekorasyon lang, kundi dapat nating sundin. Sa mga tawiran po ay lagi tayong mag-ingat. Napakakawawa po ng mga na-aksidente. Hindi naman natin pwedeng ibalik kahit anong kamot ng ulo ang ating gawin. Kahit magkamot tayo ng magkamot ng ulo, kung na-aksidente na, wala na tayong magagawa. Alalay po kasi nagpe-preno yung sinusunda natin. Ayan. Left side na po tayo kasi may naka-parking. Dapat po laging alert tayo. May nag-aasal doon sa unahan, huwag na tayong tututok dyan. Kakanan po tayo, kaya sa right side po tayo at nagpa-plaser na tayo. Siyempre, round ball po ito. Neutral, preno, yan. Yan po, dito na po tayo sa harap ng Eiffel Tower. Makikita na po nyo yung Eiffel Tower, Tour Eiffel. Neutral po ako, hindi naka-handbrake kasi pantay lang po. Ito po yung plus trocadero, round ball po ito. Ito po yung meron mo, 33 minutes na pala tayong tumatakbo. Ito po yung plus trocadero, marami pong tourist dito normally, pero ngayon po may pandemic pa rin. Segunda. Ayan po, ito na. Ayan po ang Eiffel Tower, nasa taas po nakikita. Sangga ng building. Kakanan po tayo. Ayan. Ito po ay harapan ng Tour Eiffel, Eiffel Tower. Awan ko ba kung anong tawag nyo. Kakaliwa po tayo dito kasi may pupuntahan ako. Ayan. Pwede po malayo pa. Permera, huwag po tayong papasok ng alangan na hindi nakasabit yung ating kambyo ng permera. Kasi pag permera po, mabilis ang pick up ng, malakas ang pick up ng makina.
kahit po mabitin, pwede nating sipain ang silinyador at yan po ay lilipad. Hindi naman po lilipad. Bibilis lang po ang takbo. Lagi pong pagpasok tayo sa alanganin, nakasabit ang ating cambio at mataas ang gear. Mababa ang gear ba o ano? Kapermera, ganun. Kung alanganin. Yan po, nakikita natin dito ang Eiffel Tower. Papakita ko nga sa inyo, ay harap ko. Pakita ko sa inyo. Tanggalin ko yung camera para makita naman nyo yung Eiffel Tower. Ayan po ang Eiffel Tower, Tour Eiffel. Yan po ang pinupuntahan ng maraming mga turista. Pero ngayon po, ewan ko po, tigil yata muna ang turista kasi gawa ng virus. Balik ko na po uli ang camera para makapag-drive na uli ako. Malapit na po tayo makarating sa ating pupuntahan. Ayaw bumalik yung aking camera. Baka mapindot ko. Ayan. Ayan. Okay. Permera, abante, alisin ang hazard. Nag-hazard po kasi ako eh. Mag-i-stop po tayo ng alanganin. Mag-hazard po tayo. Ilang dalawang minuto na lang siguro po tayo. Mayawaan Diyos, nandun na tayo sa ating pupuntahan. Salamat po sa pagsama nyo sa akin, sa pagmamaniho. Nawa po'y nagustuhan nyo ang sharing ko. Tingnan po yung motor. Walang pakundangan, paparo kahit alangan. Ayan. Stop po tayo. Neutral na kasi pababa ito. Alalay ang preno. Lagi po tayong mag-alalay ng preno. Kung may preparation naman po, huwag tayong pabigla-bigla ng preno para hindi nasisira yung ating preno, hindi tayo nauntog. Kung may pasayro po tayo, hindi nauntog. Alalay lang po ang preno, pabigla-bigla. Kasi kung may pasayro po tayong nagkakape, matatapon ang kape. Dapat po kung magdadrive tayo, kung maaari, pag nagkakape, huwag po matapon ang kape. Yan po ang aking dating pinagmamaniho nung nasa Pilipinas, Coronel eh. Gusto yung magkakape habang nagmamaniho at huwag matatapon yung kanyang kape. Magagalit pag nagkakape at nagmamaniho. Kakanan po tayo dito, alalay lang po kasi pedestrian. Ayan po, ito po yung Paris. Ayan, may mga kapehan po dito. Dito na po tayo sa ating pupuntahan. Salamat po sa pagsama nyo sa akin. Naway na gustuhan nyo ang aking sharing. Ayan, tatabi po tayo dito. Ang hirap po ng parking dito, mga kapuso. Napakahirap po ng parking dito. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa akin. O yung sinusundan ko yung sa hulihan ko, may ticket na. Kasi dito po, pag nagparking ka sa no parking, titikitan ka. Handbrake po. Ayan, dito na po tayo. Salamat po sa Diyos at nakarating tayo ng maluwalhati. Kapatayin ko ng makina at iintayin ko na yung oras ng aking kausap. Ngayon po ay alas 12:35. Ang kausap ko po ay launa. Kaya may oras pa po ako. Maraming salamat po. Naway laging ang kababaan ng loob sa ating pagmamaniho ay manatili, magdasal tayo sa Diyos. Nagkabayan tayo sa ating pagmamaniho, makarating at makabalik ng normal. Maging ligtas mag ating mga kasabay, kasunod ka sa lubong ay ligtas. Maraming salamat po. Naway ang laging pagpapala ng Diyos ay ating makamtan. Ang kanyang mga pangako ay ating makamtan. Ang katimpala, Jesus Christ. Amen. God bless. I love you all.